Ito pong presentation ko ay tungkol din po sa West Valley Fault, pero may kahalo po na preparedness pagdating din po sa ibang hazard. Okay, ito po, dito po sa ating lalawigan, ano po ba yung paghahanda na ginagawa natin sa West Valley Fault? Konting profile lang po ng Laguna na karamihan naman po tayo, alam po natin na tayo po ay third largest dito po sa Calabar Zone. Land area po nakalagay dyan, then population, household, na posible pong maapektuhan dito po sa pinag-uusapan po natin na West Valley Fault. Na napakarami pong posibleng maapektuhan talaga na kailangan po natin itong mga preparedness measures na ito para po at least mabawasan po yung impact and yung casualties na nakalagay po yung ating projected na casualties. Ano po ba ang scenario dito sa lalawigan natin dati? Mula po sa barangay hanggang sa probinsya, ang trainings po natin, hindi po masyado natututukan. Wala po tayong disaster response and rescue equipments. Wala po tayong talagang exclusive na nakatalagang officer para po sa DRRMCCA. Wala pong mga capacity building. Hindi number one sa priority list ng ating LCE, ang DRRCCA. No proper settlement area or evacuation center. Siyempre po, ito ang talagang highly susceptible po sa risk. Mga kabataan po. Ito po yung projected na hinango po sa 7.5 na magnitude noong 1937. Ito po yung magnitude 7.2 na pinaghahandaan po natin. Pinaghahandaan po natin, hindi po hinihintay. Nung lumabas po ang RA-10121, and po dito po sa lalawigan natin, gumawa po tayo ng PDRIM plan or Provincial Disaster Risk Reduction and Management Plan para po maging basihan din po ng ating mga munisipyo at siyudad down to barangay level po. Kung ano po ba yung mga dapat nating isagawa. Pinatawag po natin ang lahat ng local chief executives, ang mga DRRM officers para po ipaalam sa kanila kung ano po ba yung mga hazards na meron tayo sa area natin at ano po ba yung dapat natin gawing pagpaplano. Dati na po talagang pinag-uusapan itong earthquake. Talagang ito po ay talagang sumabog. Talagang dami pong natakot dahil sa paglabas po ng West Valley Fault System. Kung saan, ang dami pong nagre-request na sa atin, ang dami pong orientation na dapat pong isagawa para po malaman ng mga down to hanggang sa community level kung ano po ba yung West Valley Fault. Kasi hindi natatakot po sila na baka mamaya, ano ba to? Baka, yun nga, sinasabi director, kainin tayo nitong pagbuka o pagtaas pagbaba ng lupa. Kailangan po talaga nila yung awareness para naman po maintindihan nila kung ano po ba yung dapat nilang gawin kung mangyari po man ito. Yung drill, isinasagawa na rin po natin yan. Hindi pa man po lumalabas itong West Valley Fault System. Sinasagawa po natin yung earthquake drill sa iba't ibang area po dito sa atin sa Laguna. Nag-establish po tayo ng opisina, manpower, equipment, nag-procure po tayo ng equipment kung saan magagamit po natin sa iba't ibang hazard or disaster na posibleng makaharap po natin. Then yung members po ng council, itinap po natin yan para hindi lang po yung secretariat ang kumilos, kundi lahat po magkatulungan dahil ang iba't ibang sector po ang kailangan talaga natin para po ma-manage natin ng maayos ang disaster or hazard na meron tayo sa area natin. Then yung pong RA-10121, isa pong ultimate significance po sa ating local chief executives. Ito lang po yung pinakita lang po namin, yung opisina, yung PDRIM building po ng lalawigan natin. Warehouse and Evacuation Center.
Ang pledge of commitment po ng bawat membro ng council kasama po ang Laguna Association of Disaster Risk Reduction and Management Officers. Ang iba't ibang training po na sinasagawa natin para po maging handa ang bawat munisipyo at iba't ibang institution po dito sa lalawigan natin. Kasama po ang, siyempre po, dapat may contingency planning po tayo na ginagawa para naman po hindi tayo mabigla. May action po kaagad tayo na gagawin kung sakaling dumating po ang iba't ibang hazard nga po na sinasabi natin dito sa lalawigan natin. Orientations, trainings, workshop on DRRM, iba't ibang orientation po. Siyempre po, ang council natin sa lalawigan, talagang monthly po, isinasagawa po natin ng pag-meeting para po ma-evaluate kung ano po ba yung, ano yung pagkukulang, ano po ba yung dapat nating idagdag para po mas mapaganda yung management na isinasagawa po natin sa lalawigan. Katulong po ang iba't ibang ahensya natin sa lalawigan. Monthly meeting rin po ng association na talagang sila po ay may kasunduan po na kung saan kung halimbawa ako po ay nasa 4th district, hindi ako masyado naapektuhan. Matik po, napupunta kami sa lugar ninyo, halimbawa sa 1st district, matik po yun. Pupunta po yung mga emergency rescue teams po natin, yung disaster response and rescue equipments po natin para po makatulong doon sa mga naapektuhang lugar. Ang mga pictures po na kung saan sinasagawa po natin yung iba't ibang trainings. Ito po ay contingency planning para po i-assess natin yung area natin. Ilan po ba yung posibleng maapektuhan? Yung needs projection, ano po ba yung mga kailangan na posibleng maapektuhan doon sa area natin? Para naman po ready tayo at hindi po okay lang na paghandaan natin yung worst case scenario na sinasagawa po natin sa contingency planning para po at least hindi po tayo naghahanda ng sa sinasabi nga ni Director kanina na hanggang dito lang, pinaghahandaan po natin yung tubig na hanggang lampas tao or yung lindol na kung saan projected po talaga na ilan yung casualties, ilan yung bahay na posibleng masira sa area natin na sinasagawa para naman po kahit sobra, okay lang, wag lang po magkulang doon sa suporta na isasagawa natin doon sa area natin. More of pictures po ng ating DRRM capacity building and contingency planning. Siyempre po yung brochures po ng iba't ibang hazard natin. Yan po ay dinidistribute po natin sa iba't ibang ahensya para po malaman nila kung ano po ba yung hazard na meron sa area nila at ano po ba yung dapat nilang gawin. Ano po ba yung plano na dapat nilang unahin dun sa kanilang area. Trainings, yun pong DRRCCA subject na inuna po natin sa Laguna University. Itinuturo po natin doon kung ano po ba yung mga plano na dapat isagawa rin po, hindi lamang doon sa bawat barangay, pati po sa school at ibang institution, sinasagawa rin po natin dyan kung ano po ba yung RA 10121. Itinuturo po natin kung ano yung batas na yan, kung ano po ba yung ang responsibility ng local chief executive bilang siya po ang chairman ng DRRMC Council or committee sa barangay. Yung pong plano ng bawat munisipyo and syudad, sinagawa rin po natin yan, ibinasi po doon sa plano ng ating probinsya na kung saan ito naman po ay ina-update natin. Yung pong iba ay may iba rin pong template pero ito po ay ating ini-standardize para naman po iisa kung ano po yung plano na kung ano yung nakapaloob doon sa plano natin. Ina-update po natin 'yan. Yan po yung the Valley Fault System or yung Atlas kung saan nung ina-launch po
nila Director Solidum ito noong May 18. Talagang lumabas po sa television, pumutok po yung balita, yung trainings, orientations, drill, talaga pong dinumog tayo ng request. Kaya patunay po yung mga drills na alam po ng ating mga DRRM officer para po maging handa tayo. Alam po natin yung gagawin, yung simpleng drop, cover, and hold. Yun po yung napaka-safe na dapat natin gawin kung sakaling magkaroon po ng ground shaking. Ito po yung mapa ng bawat lugar kung saan daraan po yung valley fog. Sa Binyan, Santa Rosa, Kabuyaw, Kalamba. Ito po yung sa yung limang syudad na meron nga pong 100 kilometers po yung fault. Immediate action na napag-usapan po nung RDC. Tama po, sinasabi nga ni Director, alamin po kung nasan yung fault. I-assess po natin yung area. Information education campaign, simultaneous earthquake drill, na kung yung iba pong institution or barangay dito na hindi pa po nagsasagawa ng earthquake drill, sana po ay isagawa na po natin yan. Deployment or standby emergency response team na magbuo po tayo ng response team sa barangay natin para po sila yung first responder natin dun sa area. Hindi na po tayo aasa sa munisipyo or syudad at sa probinsya dahil kukonsumo pa po tayo ng oras kung maghihintay tayo ng responde galing po sa kanila. At least sa barangay po natin, may response team na po tayo. Contingency planning po, na, yan po ang isa sa napakahalaga. Magagamit po natin yan nagkaroon ng incident or incident within an incident kung nagkaroon po ng multi-hazard. Napakalaking tulong po kung meron tayo nito. Short and medium term plan. Huwag po nating tayuan yung lugar kung saan dadaan po yung fault. Long-term plan, permanent danger zone, lagyan po natin ng Pascal, yung dadaanan ng fault. Para naman po aware yung tao na hindi na madalas makilusan yung area. Siyempre po, establish buffer zone. Na 5 metro nga po na sinasabi ng director on both sides. Hazard mapping po na sinasagawa na naman po natin sa barangay, yan po ang isa sa ginagawa po natin sa probinsya para po malaman natin kung saan po ba yung mga critical areas, saan po ba natin ilalagay evacuation center, saan po, ano po ba yung ilapat po natin dyan yung evacuation route natin para po malaman nung mga kabarangay natin, yung plano natin, mas mabilis pong makita pag nasa mapa. Earthquake drill, yan po yung talagang tuloy-tuloy po nating isinasagawa sa iba't ibang institution po para po malaman nga nila kung ano po kung nasaan po yung fault na yan, ano po ba yung dapat nating gawin at dapat po i-document natin yung mga ginagawa natin para naman po para magamit natin sa evaluation kung may dapat ba tayong idagdag or may dapat tayong itama. Ayun po yung ilang pictures kung saan sinasagawa po natin ang earthquake drill. Evacuation center po ng lalawigan kung saan po ba dapat pumunta yung mga tao na dapat po sa barangay, alam po natin. May area po tayo na itatalaga kung saan dapat pumunta yung mga kabarangay natin sa open space na hindi po delikado para sa kanila. ICS. Isa po sa training na napakahalaga para po ma-manage natin ng maayos, magkaroon po ng unity of command, ang incident management team po natin. Yan po ang napaka-importanting training na dapat alam po ng DRRMC, ng council, ng DRRM council po, up to barangay level. More pictures po ng DRRCCA. Evaluation. Nagkakaroon po tayo ng evaluation para po malaman natin nga kung ano po ba yung dapat pa nating idagdag, itama at isagawa sa kanya-kanyang area po natin. Dream action plan na
dapat po ay meron din tayo, nandun po yung programa, ano ang programa ang sasagawa natin, anong ahensya po ang dapat manguna. Yan po ang template na sinasagawa natin sa province. Ito po ang inventory ng disaster response and rescue equipments po natin na kung saan dapat po alam po natin ito para naman mabilis yung deployment natin, mabilis po natin malalaman kung sino ang merong kapasidad at sino at saan natin kailangan i-deploy. Makikita po natin doon, halimbawa po sa Kabuya, wala pala silang, may kulang sila sa disaster response and rescue equipments. Etong Santa Rosa, talagang kumpleto. Tawagan natin ng Santa Rosa para matulungan natin ang Kabuyaw. Sample lamang naman po yun para alam po natin yung inventory at ano po ba yung mga dapat nating bilhin pa para magamit naman po natin yung ating L-Dream Fund. Ito po ay matrix lamang ng hazard, kung anong hazard po meron tayo sa iba't ibang munisipyo at lungsod. Sa website po, ina-upload po natin yung mga programs and activities po natin pagdating po sa DRRMCCA. Ito pong plans, hazard maps, inventory of DRRM equipments, ina-upload din po natin sa website para naman po makita ng iba't ibang barangay, iba't ibang institution kung anong plano po meron ang bawat barangay. Barangay, munisipyo, province, naka-upload po dyan para po makita nila kahit sa computer, makita po nila kung ano yung plano at makapag-suggest po sila sa kanilang area na dapat meron tayo nito or ano yung dapat nating idagdag. Para po hindi lang po mga official ng gobyerno ang mag-manage ng hazard na meron tayo, makatulong po natin sila. More pictures po ng contingency planning. Yung community-based disasters management contingency plan na tuloy-tuloy po nating isinasagawa. Trainings, yung pong basic life support and first aid na napaka-importante po para yung casualties na sana po hindi ganun karami, makaresponde po, alam nung mga responder natin, nung mga yung simpleng paglalagay po ng splints, pagbabandage, pag-control ng bleeding, yung proper na pagbuhat po dun sa pasyente na nagkaroon ng injury para po hindi siya na magkaroon ng further damage. Yung napakahalaga po, napaka-importante na magkaroon po ng kaalaman yung ating mga responder. Hindi po natin sinasantabi yung flood hazard na meron tayo dahil yan po ay talagang yung pagbaha po. Tayo po ay talagang bahaing lugar kaya tuloy-tuloy po yung training natin sa pagdating po sa pagbaha. Damage and needs assessment training na sinasagawa rin po natin para po ma-actionan kaagad natin kung ano yung kailangan ng mga naapektuhang lugar sa area natin. Yung mga equipments na meron po tayo sa probinsya na makatutulong po sa iba't ibang area dito po sa atin sa mga nangangailangan po. Yan mga kagamitan po na meron ang probinsya po natin. Yung mga early warning systems na napakahalaga po, nagkakaroon po tayo ng basihan kung ilang millimeter ba ang pumapatak. Halimbawa, nagkaroon ng 10 millimeters. Gano'n ba kalaki yung epekto dun sa area natin sa baba? May weather system po tayo sa probinsya na kung saan. Yung pong data na yun, binabato po natin sa munisipyo para may data po sila na mapagbabasihan, maging basihan po nila sa pag-manage ng hazard sa kanila. Meron po tayong emergency response information system na kung saan napakalaking tulong po, napakabilis pong maikalat yung information sa bawat
member ng council sa ladrimo natin sa at sa iba't ibang ahensya po. Malaking tulong po yan. Nakakarating po kaagad sa kanila yung information ng isang text lang po, text blast. Yung brochures po na meron tayo sa probinsya, iba't ibang hazard. Relief operations na sinasagawa po natin sa mga vehicular accidents, fire. Yun po ang isinasagawa natin pa ang preparedness measures and mitigation measures natin sa lalawigan. Maraming salamat po.